nagmumula sa Presidential Communications Operations Office kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, Pebrero 12, 2016. At makakaagapay pa rin natin siyempre pa ang Mr. Casanova ng People's Television, none other than Mr. Audrey Gorisetta. Mr. Audrey, good morning! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang walang kakupas-kupas na nagniningning at ikangaimutian ng Antipolo City! Ang babaeng may magandang smile with a dimple. My co-anchor lady, Miss Zarina Luzueg Rosar. Magandang morning on a Friday. Good morning, Ka Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayon dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pag-usapan ang mga may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptv.ph o www.ptvnews.ph. Maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At mag-text na rin po kayo sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino Naganyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at paghimay sa ilang mga maiinit na isyong nakaguit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga. At siyempre pa, ang napapanahong talakayan natin sa ating hapag ng talastasan. Again, a beautiful weekend morning. Good morning, Ka Franz. Weekend naman, morning. Lady in red. Yes. Parang nagpapahiwatig talaga na sa Linggo, handang-handa ka na, Zarina. Yes, handang-handa naman. Siya ba handa na rin? Sino po ba yun? Ayokong magbitaw ng kahit na anong pangalan ano ba dito sa Linggo. Valentine's Day! Okay. Parang nakakalimutan. Kunwari lang. Okay. But before anything else, pakipakawalan mo muna ang ating words of wisdom. Mm-hmm. Ito na po ang ating words of wisdom ngayong Friday morning. It's time to start living the life you've imagined. O sa Tagalog po, panahon na upang simulan ang buhay na iyong pinangarap. Mula po yan kay Henry James. O, simulan mo na. Totoo yan. Simulan mo na. Ay, matagal nang sinimulan. Hindi. Hindi, syempre ka, Francis, di ba? Kailan ka pa magsisimula? Maraming bukas. Pag sinasabing bukas, napakadami nun. Yeah. Kailan at, pa? O, bukas ka ng bukas. Mm-hmm. Di ba? Baka okay. Mahuli ka na. At bukas, mahuli ka na. Dahil sa Linggo na, Valentine's Day. Oy, siya nga pala, Sweden, ha? Mm-hmm. Ay, Sweden tuloy. Zarina, Sunday, Valentine's Day, naku po, marami nang pahiwati. Mm-hmm. Ang mga nagtitinda ng bulaklak na tumaas ang presyo ng mga roses. Ewan ko, ang chocolates. Ah, kasi magkasama din. Yan. Mm-hmm. Ikaw ba tumatanggap ng roses and chocolates? Kahit ano naman po. Kahit ano. Okay. At naku, ewan ko lang ba kung bakit. Pero sabi nga nila, nung makausap ko, yung mga taga-Dangwa at saka yung mga taga-pinanggagalingan, yung sources ng mga flowers up north, talaga daw na perwisyo dahil sa sobrang lamig. Mm-hmm, kaya sobra. Medyo nagkaroon ng pagtataas sa presyo. Ayan, andiyan dyan tayo. Makikita niyo, mga kaibigan. At dagsana mga taong namimili at this early. Okay, andiyan dyan kaya. At kung tanong mo ka, Francis, ang preso ng mga bulaklak, makakasama natin live sa Dangwa sa lungsod ng Maynila, si Sweden Velado. Magandang umaga, Sweden. Konektado ka. Ah,
May establish pa ng komunikasyon si Sweden. Mm-hmm. Pero nandoon na siya sa dangwa ngayon. Ang daming tao, ka, Francis. Ang dami, at least early. Isipin mo. Nako, magkano kaya ang Pero, siyempre, magkasama yan eh. Roses and chocolates. At kahit gaano yung preso kamahal, bibilin din niya yan sa'yo. Sigurado yan, palumpon ng bulaklak. Okay. Samantala, mga kaibigan, sa puntong ito, habang nag-aantabay tayo sa magiging ulat ng ating kasamang Sweden Velado, puntahan na kagyat natin muna. Mm-hmm. Puntahan na natin ang ating Mr. Casanova, si Audrey Goriceta para sa unang bulusok ng ating mga balita. Mm-hmm. Pero bagayin ka, Francis, narito muna ang ating mga headlines, hatid ni Emil Carrion. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Bisyon. Kasong pandarambong na haharap sa ilang opisyal ng PCSO. Bunsod ng pagkakasangkot ng mga ito sa umano'y anomalya sa deklarasyon ng kita ng STL. PCSO Chairman Irineo Maliksi, hindi naman napasama. Mahigit 600 opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa buong bansa sa sampahan ng kaso sa Ombudsman. Mga tauhan ng MMDA, siduyod ang mga lungsod ng Mandaluyong at San Juan sa pagpapatuloy ng Oplan Baklas. Probinsya ng Abra, inalis na sa listahan ng COMELEC hotspot kaugnay sa 2016 elections. Peace negotiators mula sa Government Peace Panel at Moro Islamic Liberation Front, MILF, kasalukuyang nasa Malaysia para magpulong matapos mabigong maipasa sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Bisyon Media ng Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naharap sa kasong pandarambong ang ilang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office bunsod ng pagkakasangkot ng mga ito sa umano'y anomalya sa deklarasyon ng kita ng small town lotteries. Si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch ang nagsampa ng kaso sa Ombudsman. Hindi naman napasama sa mga kinasuhan ng PCSO. Sa PCSO, si Chairman Irineo Maliksi. Balita mo kami, Sweden Velado. Nahaharap sa kasong pandarambong sa tanggapan ng Ombudsman ang General Manager at ilang Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kaugnay ng di umano'y anomalya sa deklarasyon ng kita mula sa Small Town Lotteries o STL. Ito'y matapos formal at personal na maghain ng kaso ang pinuno ng Anti-Graft and Corruption Task Force of the Citizens Crime Watch na si Diego Magpantay. Pinaglalaban po dito ang interes ng ating mga kababayan. Yung pong ating mga naghihirap na mga kababayan na dapat po sana siya nakikinabang sa proceeds nito pong STL operation na ito. But ang nakakalungkot po ay imbes na doon sa mga ating mga needy na mga kababayan, doon po napupunta ang pera sa mga greedy. Base sa investigasyon ng NBI at findings ng Commission on Audit, nalulugi umano ang PCSO ng halos 50 bilyong piso taon-taon dahil sa non-declaration of actual sales ng ilang STL operators. Sa halip na 50 bilyong piso ang nire-remit ay 4.7 billion pesos lang ayon kay Magpantay ang idinedeklarang kita ng STL operators simula 2006 hanggang 2015. Sa makatwid, aabot sa mahigit 400 bilyong piso ang kita na hindi umabot sa PCSO sa nakalipas na 9 taon. Wala pong malinaw na accounting kung saan po napupunta ang pera. Hindi po na-account yung malaking pera pumapasok. Paniwala ni Magpantay, mayroong sabwatang naganap sa pagitan ng ilang STL operators at mga kinasuhang opisyal ng PCSO. Ngayong nasa Ombudsman na ang kaso, umaasa naman si PCSO Chairman Irineo Anyong Maliksi na matutukoy na ang STL operators na sangkot sa anomalya at umabuso sa paggamit ng kanilang lisensya para magpaweteng. Ang Small Town Lottery ay sinimula ng gobyerno taong 1987 para matigil na ang illegal numbers racket na weteng. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.
Sa iba pang balita, sasampahan ng kaso ng Ombudsman ang mahigit 600 opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Ito'y dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Naghain ng reklamo sa Ombudsman ang Solid Waste Management Commission kasama ang principal author ng naturang batas na si Senador Loren Legarda. Ilan sa mga inireklamong opisyal ay ang mga alkalde, vice alkalde, miyembro ng city o municipal council at chief environmental officers ng lokal na pamahalaan. Itutuloy ng COMELEC sa Sabado ang mga connection sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kabila ng ilang aberyang nakita sa mga vote counting machines. Nais umanong matiyak ng ahensya na maayos na gumagana ang mga makinang gagamitin sa halalan. Balita mo kami, Ria Fernandez. Tuloy ang mock election sa kabila ng mga natukoy na panibagong aberya sa Automated Election System o AES. Ito ang tiniyak ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman Andres Bautista. Sa tweet ng COMELEC, nakikipag-ugnayan na ang COMELEC Education and Information Department o EID sa mga lugar na pagdarausan ng mock election sa Sabado, February 13. 20 lungsod at munisipalidad sa buong bansa at mahigit 25,000 rehistradong botante ang inaasahang lalahok sa mock elections base sa listahang inilabas ng COMELEC. Ito ang Taguig, Pateros, Quezon City 1st District, Manila City 5th District, Dagupan City, Alaminos, Tuguegarao City, Apari, Sorsogon City at Matnog sa Luzon. Calibo, Malay, Cebu City 1st District at Santander sa Visayas, habang Dipolog City, Sindangan, General Santos City, Surala, Holosulu at Lamitan City, Basilan sa Mindanao. Magkakaroon ng simulation ng halalan sa mock elections mula deployment hanggang consolidation ng mga boto. Ito'y para masigurong maayos na gumagana ang mga vote counting machine o VCM, transmission devices at consolidation and canvassing system o CCS. Layon din ang mock elections na magkaroon ng kumpiyansa at pagtanggap ang publiko sa AES. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Sa iba pang balita, sinuyod ng mga tauhan ng MMDA ang mga lungsod ng Mandaluyong at San Juan sa pagpapatuloy ng Oplan Baklas. Inaasahan na umano ng ahensya na darami pa ang bilang ng mga tatanggalin nilang campaign para pernalya kapag nagsimula na ang pangangampanya para sa lokal na posisyon. Muli namang nakiusap ang MMDA sa mga kandidato na sumunod sa itinakdang lugar kung saan maaring maglagay ng campaign posters. Balita mo kami, Jervis Manahan. Gamit ang mga hook, crane at iba pang paraphernalia, sinuong ng kalalakihang ito ang init ng araw para magtanggal ng mga campaign poster sa Blumentritt Street sa San Juan. Mga tauhan sila ng MMDA na nagpapatupad ng Oplan Baklas, ang operasyon para tanggalin ang mga poster na wala sa tamang lugar. Ngayong araw, pinagtuunan nila ng pansin ang lungsod ng Mandaluyong at San Juan. Wala silang pinatawad, ang mga unang nakumpiska, poster ng dati nilang chairman na si Francis Tolentino na tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Nakakuha rin ng mga poster ni Naping Lacson, Duterte Cayetano Tandem at maging kay Senadora Grace Poe. Paunawa nila, bawal ang campaign poster sa mga poste at kable ng kuryente, mga puno, footbridge at pampublikong lugar na hindi designated sa mga paraphernalia. Tanging yung mga nasa common poster areas lang ang tinitira nila. Ayon sa tauhan ng MMDA na si Rovel Mission, iniipon ang mga nakukuha nila at saka dinodonate sa mga NGO at charity houses para ma-recycle. Iniipon po namin yon, pwede yung maging ebidensya yun kung sakaling maghabol ng mga politika na ano. Napuno ang kanilang truck ng mga paraphernalia. Pero tansya ng MMDA, mas dadami pa ang makukumpiska pagsapit ng kampanya ng mga lokal na opisyal sa March 26. Determinado naman silang ipagpatuloy ang pagbabaklas hanggang sa darating na Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. Sa iba pang balita, inalis na ang probinsya ng Abra sa listahan ng election hotspot ng Commission on Elections kaugnay sa May 2016 elections. Ito'y dahil kaunti lamang ang naitatalang election-related incident sa naturang lalawigan noong 2013. Gayunpaman, kinumpirma ni Abra Provincial Police Director Senior Superintendent Antonio Bartolome
na marami pa ring armadong grupo ang namamataan sa lugar, partikular sa Pilar Abra. Ngunit anya hindi pa kumpirmado kung New People's Army ang mga ito o private armed groups ng mga kandidato. At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa original, Mr. Casanova, Ka Francis, at syempre kay Sharina. Mr. Casanova, Audrey Gorisetta. Mm-hmm. Naku po, talaga naman na talagang hindi natin maiwasan to. Babalikan natin ang lugar ng Dangwaz Arena. Mm-hmm. Alamin natin ang sitwasyon ng mga bulaklak. Yes, Ka Francis, narito na ating kasamahan na si Sweden Velado. Ito totoo na to. Ano na ba ang balita sa presyo ng mga bulaklak ngayong palapit na ang Valentine's Day? Sweden, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Zarina at Ka Francis. Alam nyo, tuwing sumasapit itong araw ng mga puso ay nagiging kadikit na ata nito salitang bulaklak. At nakikita nyo naman dito sa Dangwa Market, maaga pa lang ay talagang naghahanda na ng kanilang mga panindang bulaklak ang ating mga kababayan. At syempre kanina, may mga nakapanayam tayo para humingi ng price list ng mga bulaklak dito sa Dangwa. At talagang napansin natin na nagtaas na ang kanilang mga presyo. Ang rosas, kada piraso mula sa 10 piso dati, ngayon ay 50 pesos per piece na. Kung gusto namang bumili ng isang dosena, mapa red, pink o white roses, yan ay mabibili sa halagang 500 pesos. Mayroon ring China rose sa 100 pesos at kung gusto naman ay Holland rose per piece, yan ay 200 pesos. Kung ibang bulaklak naman ang gusto, ang sunflower per piece ay 150 pesos. 180 pesos naman sa Stargazer bouquet. Ang Carnation bouquet ay 250 pesos. Pero Zarina at Ka Francis, kung gusto naman natin ay halo-halo mga bulaklak para sa Assorted Flowers bouquet, ito ay mabibili sa 600 hanggang 700 pesos. Pero sabi sa atin kanina, bukas, sa mismong araw ng Valentine's Day, yan ay maaari pang tumaas sa 800 hanggang 900 pesos. At napansin natin kanina, no, yung mga bouquet, may mga kasamang tsokolate. Pag yan naman ang gustong bilhin ng mga kababayan natin, ito po ay nasa halagang 1,500 pesos. Pero kung tight sa budget at wala pang masyadong pambili ng mga bulaklak, pwede rin namang bumili ng mga lobo na korteng o nasa hugis puso. Ito ay 3 for 100 pesos o kaya naman ay 50 pesos kada piraso. Meron din mga binibentang stuffed toy. Yung mga teddy bear, depende sa size yan, may nabibili ng 35 to 75 pesos. Yung mga malalaking teddy bears naman ay nasa 500 pesos. Yung mga bulaklak na nandito, karamihan ay inaangkat pa galing Baguio, Laguna at Bangkok, Thailand. Yan naman ang mga pinakahuling balita pagdating sa presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa Market. Back to you, Zarina and Ka Francis. Maraming salamat, Sweden Velado. Okay, so kopya nyo mga kaibigan, no? Ang halaga ng ating mga bulaklak na nasa Dangwa at there's still a possibility na by Saturday, tomorrow or until Sunday sa mismong araw, yung 500 tataas pa ng hanggang 600, 700, 800. 100. Wow. Mahal. Masyadong mahal na yan. Wow. At meron pang katernong chocolates. Yun, tama ka, Francis. Ano? Talagang pair yun. Hindi maaari mawala yun. Pag sinabi mong chocolates and roses, roses and chocolates. Ayan. Okay. At syempre pa, mga kaibigan, no? Pag pinag-uusapan natin yung Valentine's Day, talaga namang ang maraming na-excite. Lalo na yung mga teenager, yung mga kabataan natin sa ngayon, babae at lalaki. Ikaw ba na-excited? Hindi na ako teenager. Pero excited ka pa rin. Sakto lang. Hindi, ano, sakto-sakto. Nakainis ako yung anong hot seat. Okay lang ako. Ikaw na pinitirming, okay ikaw ang ano, dahil naka-red ka ngayon eh. Okay, so sa puntong ito, meron tayong, meron tayong isang text dito ang kailangan paraanin. Good day po Radyo Vision, Ka Francis, Miss Dimple Sarina, at kay Mr. Hank Audrey. Sir, ma'am, may ka-Valentine's na po ba si Audrey? TY po, Angel ng Makati City. Okay. At good day, Idol Ka Francis, Dimple Smiling Face Sarina, happy Valentine's sa inyo. Ganun din kay Sir Alan at Tropang Ganda. Thanks, Liza Manuel ng Tropang Ganda. Okay, tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan.
Radyo. Okay, punta na tayo sa unang sigwada ng ating provincial roundup. Okay. Mm-hmm. Puntahan muna natin unang-una ngayong umaga ang CDO Radyo ng Bayan para sa kanilang balita kasama si Romy Kapinpunan. Maayong buntag, Romy. Konektado ka. Maayong buntag. Ang pagtitipid sa paggamit ng tubig ang pinakamainam na gawin lalo na ngayong patuloy pang nararamdaman ang matinding epekto ng El Nino. Ito ang mensahe ni Elizea Gozon, ang Climate Resilience Team Leader ng USAID B-Secure Project sa isang forum na isinagawa ng Pag-asa DOST dito sa Cagayan de Oro. Sa kanyang topic na What Can Be Done to Reduce the Impacts of El Nino, binigyang din ni Gozon na ang water demand management ay isang short-term response sa naturang problema at isang long-term response para sa climate impact sa tubig. Katulad ng pagliligo sa paglalaba, titiyakin na walang masasayang na tubig at isahod sa batya upang magagamit pa ito sa isang pangangailangan, katulad ng paghugas ng sasakyan upang buhos sa toilet bowl. Dahil sa panahon ng tag-init, mas maraming volume ng tubig ang magagamit. Mas mainam rin ang pag-recycle ng treated wastewater para sa agrikultura. Mas nakakabuti rin ang paglalagay ng rainwater catchment o rainwater harvesting and storage sa ating tahanan. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Agusan with Bobby Elupa. Bobby, Assalamualaikum, konektado ka. Maraming salamat. Magandang umaga at Assalamualaikum. Inihayaan ng Business Permits and Licensing Office of BPLO na ang pagpasok ng Bangko de Oro dito sa bayan ng San Francisco Business Office Sur ay isa sa mga palatandaan na umuunlad ang ekonomiya ng bayang ito. Sa radio TV program na KBP Hour na isinagawa sa PTBA Studio sa Bayan ng Prosperidad kahapon, sinabi ni BPLO staff Remy Banyas na ang Bangko de Oro ay nagsimulang mag-operate noon lamang January 25. Nauna nang naglilingkod sa bayang ito ng San Francisco, ang Land Bank of the Philippines, the Philippine National Bank, Development Bank of the Philippines, at marami pang ibang bangko. Maliban sa Bangko de Oro, magkakaroon na rin ng pangatlong sangay, ang isang kilalang fast food chain, at magkakaroon na rin ng isa pang pangatlong branch ng isang malaking butika sa bayang ito, ayon kay Banyas. Mayroon na rin ditong tatlong malalaking malls na nagsimula mag-operate noong nakaraang taon. Sinabi ni Banyas na ang operasyon ng Business One Stop na nagsimula noong unang linggo ng nakalipas na buwan at magtatapos sana noong January 20 ay pinalawag hanggang February 20 dahil sa dami ng bagong application para sa business permit. Marami ang umaasa na ang bayan ito ay magiging ganap na isang lungsod sa malapit na hinaharap. Para sa Radyo Vision, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Bobby Ilupa, Radyo ng Bayan, Agusan del Sur. Puntahan naman po natin ang buntok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen, Naimbag Abigat. Apollo, konektado ka. Yes, Naimbag Abigat yung Apo. Advance Happy Valentine's. Pagkatapos ng ilang taong palipat-lipat ng opisina, ang Department of Interior and Local Government Mountain Province ay mayroon na silang sariling gusali. Noong Miyerkules ay formal na binuksan ang opisina ng Department of Interior and Local Government sa Barangay Upper Kalutit, Bontoc Mountain Province. Ayon kay Mountain Province DILG Provincial Director Anthony Balog, ang pondo ay mula sa charter funds ng premyo ng DILG Mountain Province mula sa kanilang award na Seal of Good Governance. Tumulong din ang lokal na gobyerno sa pagpondo nito. Ang inaugurasyon ay binigyan ng basbas na pang-espiritual ni Father Marshall Castaneda. Dumalo sa ribbon cutting sina Department of Interior and Local Government Cordillera Administrative Region Regional Director John Castaneda, Governor Leonard Mayaan ng Mountain Province at sinamahan sila ni DILG Provincial Director Anthony Balog. Ang kanilang opisina ay formal na magbubukas sa darating na araw ng Lunes. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaen ng DWR Radyo ng Bayan Bontoc, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. Okay, buksan mo muna yung ating aparador ng Message Center, Serena. Go! Nito. Good morning po, Ka Francis. Good morning, Radyo Vision. Paki-greet ng advance happy birthday kay Neil Valentine Fuentes, February 14. Ba, uy, sakto. Naman, galing okay. Kay Nay Elsa Boronga ng Eastern Summer. Salamat po. Good morning po, Ka Francis at Miserina at sa lahat ng kasama nyo sa Radyo Vision at kay George Seminiano at kay
Jay Arevalo, happy Valentine sa inyo dyan. Mm-hmm. Pakibati rin po sa aking apo na si Jed, Aizen at Enzo. Mula po ito kay Barangay Cagad, Lolita Arevalo. Maraming salamat po. Okay. At good morning, Josang Zarina at gwapong Ka Francis. Nagkalat na po ang mga... Nagkalat na po ang mga bulaklak. Sige, isipin ko na lang undas na naman. Mula po kay Gargonia Purpasi. Sobra naman naman to. Okay, good morning po sa lahat from Sogod, Southern Leyte. Thank you. Good AM, Ka Francis. May ka-Valentine's na po ba si Miss Amor La Rosa? Wow, hindi ko alam. Mula po dito kay Ernesto Barcial ng Hernani, Eastern Samar. Nako, aalamin natin yan sa mga susunod na araw. But before that, siya nga pala, meron tayong yes, good news din dito para sa kinatatakutan nating dengue. All year round dengue. Mm-hmm. Ah, ito na, may pinalabas na ang ano. Kinover mo yata ito kahapon. Yes, Ka Francis. Sige. Dumating na itong dengvaxia o yung kauna-unahang dengue vaccine dito sa bansa. Actually, Ka Francis, una itong nalisensyahan sa Mexico, pangalawa ang Pilipinas. Gayunman, mas mauuna po tayo na gumamit nito. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung iba dito ay subsidize ng DOH para okay. po sa libreng bakuna sa mahigit 1 milyong estudyante mula sa Region 3, 4 at NCR. Okay. Kasi doon mas mataas ang kaso ng mataas dengue. Mataas ang ano doon? Mataas, mm-hmm. Okay. Then yung iba naman po, doon sa nasa kanilang pinagkakatiwala ang doktor o physician na magpabakuna. Ayan. Mm-hmm. So, kailan ang launching? Kailan nila actually, sisimulan? Kahapon or nung kahapon or nung isang araw is ready na for orders para doon sa mga doktor. Okay, okay. Ang DOH naman po, sa Marso, i-spread or magbabakuna doon sa mga lehitimo o yung mga estudyante na kinakailangan nitong bakuna upang maiwasan nila yung dengue. Actually, Ka Francis, napakaganda nito kasi maiiwasan yung 4-0 type or yung 4 dengue strain. Oh, 4 strain ng dengue, matitindihan. Mm-hmm. So, kaya nitong vaccine na ito. Ay, very good. Good news yan, good news. Mm-hmm. Samantala, alamin muna natin kung magiging maganda rin ang ating weather outlook for today. Mm-hmm. Hanggang Linggo na to, Ka Francis. Kaya punta natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Jesse Basco para sa weather update. Jesse, magandang umaga. Yes, a good morning rin sa inyo, Zarina and Ka Francis. At syempre, good morning po sa ating mga listeners and viewers. Sa mga lalabas pa lang ng tahanan, aba, alamin muna ang latest sa lagay ng panahon. Sa ngayon, malaking bahagi po ng ating bansa makakaasa sa maaliwalas na panahon. Dahil umiiral ngayon, itong easterlies o yung hangin mula sa silangan. Nakaka-apekto po yan dito sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, good weather condition po tayo sa mga susunod na oras. Pero kung may mga panandaliang pag-ulan, mas mataas po ang posibilidad maranasan yan dito sa may eastern section ng bansa. Samantala, silipin naman natin ang lagay pa ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po muna natin na dito sa Luzon area. So para po sa area ng Luzon, kasama po dyan ang Lawaga, Olongapo, Tagaytay, Legazpi, Puerto Princesa. Maging dito po sa atin sa Metro Manila, Baguio at Tuguegarao, good weather condition po tayo. Though may chance pa rin po yan ng mga pulupulong pag-unan o pagkidlat at paghulog. Sa Visayas area naman po tayo, kabilang dito ang Tacloban, Iloilo, Bacolod at maging sa Metro Cebu, maaliwalas rin po ang panahon. Ang temperatura ay nasa pagitan naman po yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa Mindanao area, kasama po dito ang Cagayan de Oro, Metro Davao, maging dito po sa may area ng Zamboanga, maaliwalas rin po ang panahon. Magkaroon man tayo ng mga makulimlim na kalangitan, madalas po yan sa hapon at gabi. Silipin naman natin ang naging lowest temperature kahapon. Kahapon po umiral pa rin itong hanging amihan sa umaga. Kaya naman naitala pa rin po yung pinakamababang temperatura. At syempre, nangunguna po sa ating listahan ng Baguio City na merong 13.2 degrees Celsius. Kahapon naranasan din ang 17.5 degrees Celsius sa may area naman po yan ng Basco. At nasa 19.8 naman sa Tuguegarao City. Para po sa Lawag, 20 degrees Celsius. And for Viga, naitala po dyan ang 20.7 degrees Celsius. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUSD. Ako po ang inyong weather buddy, Jesse Basco, media ng bayan. Maraming salamat, Jesse Basco. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating weekend presentation. At sa puntong ito, talaga namang pinapalad tayo. Mm-hmm.
pinapalad tayo sa ating palatuntunan sapagkat narito na ang ating special guest for today, isang dalubhasa. Ipakilala mo na, Zarina. Yes, Ka Francis, makasama natin ngayong umaga si Dr. Arturo Castro Jr., urologist mula po sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Magandang umaga po, Dr. Arturo. Magandang umaga, Sarina. Mm-hmm. Magandang umaga, Francis. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Thank at napasyalan nyo ang Radio Vision, Dr. Art, sapagkat marami pong tsak na magiging kapakinabangan sa mga ilalatag nyong informasyon kaugnay ng mga pangunahing karamdaman ng mga kalalakihan at maging ng mga kababaihan pagdating po sa aspeto ng sakit sa bato. Mm-hmm. Ayan, yan o. At mga problema sa pag-ihi at kung ano-ano pa, Doctor. Sa ngayon po ba, gaano kataas ang antas ng kawalang kaalaman pa rin ng ating mga kababayan kung bakit nagkakaroon sila ng ganyang mga karamdaman, Dr. Art? Ngayon, tumataas na ang antas ng kaalaman ng mga tao dahil sa tayo na sa internet age na. Okay. Karamihan actually sa mga pasyente na pumupunta sa aming mga klinika ay mga may impormasyon nang nakalap sa internet. Mm-hmm. At yung mga preventive measures na lang actually ang dapat nating i-inculcate sa kanila para matulungan ang taong bayan na maiwasan ang mga sakit na ito. Gaano po ka-fatal itong mga ganitong uri ng karamdaman at gaano na ang antas ng porsyento na mayroong mga ganitong sakit? Well, pag ang pinag-uusapan natin ay yung fatality, Ka Francis, depende po yan sa uri ng sakit. Mm-hmm. It can be as mild as a urinary tract infection, okay, which is of course higher ang prevalence kasi it's common, no? Ang atin kasing mga labasan ng dumi katulad ng rectum and sa urethra or labasan ng ihi, meron talagang normal na bakteriyang naka-standby dyan, no? Ah. Ito yung tinatawag namin na normal bacterial flora. But because of some local and physiologic factors, ito ay maaring dumami at maging sanhi ng impeksyon. Gaya ng kapag kulang sa iniinom na tubig. Yeah. Uh-huh. So it will help concentrate the urine, making it a good media for infection to develop. And katulad rin ng mga stressors, no? Yung stress talagang nakakapagpababa yan ng immune system natin, which act as the policeman, curbing the increase of the numbers of this bacteria. So pag humina o kumonti ang mga pulis sa katawan natin, dadami at magproliferate ang bacteria, maaring umakyat at maging sanhi ng infeksyon. Wow. Mm-hmm. Ngayon, Doctor, ano yung may pinakamaraming kaso na talagang dapat iwasan na muna talaga natin? Well, recently, I have encountered a lot of stone formation, mm-hmm, no? Yung pagkakaroon ng bato sa bato. May mga studies done here and abroad na nagdo-document na it's probably due to tropical weather, no? Dahil mm-hmm sa mainit tayo at pawisin ang mga tao, yung fluid loss mm-hmm is much more than in colder countries, no? Kaya marami ang nagkaka-stone formation. Mm-hmm. Ito rin ay related doon sa ating mga kinakain. In yes fact, there are two major kinds of stones, the urate, the uric acid stones, and the calcium oxalate stones. Mm-hmm. So may mga listahan ng mga pagkain na dapat iwasan ang mga stone formers base sa klase ng mga bato nila. Nabanggit nyo dahil sa weather. E paano to? Malapit na tayo sa summer. Ano ba yung dapat gawin ng ating mga kababayan upang maiwasan ito? We have to compensate for the fluid loss. So kailangan uminom ng marami. What is suggested is to have a urine output of more than 2 liters a day. Mm-hmm. So ibig sabihin nun, kailangan kang uminom ng tubig ng mas marami pa sa 2 litro sa bawat araw. Wow. And kung yan i-quantify natin, at least 12 mm-hmm glasses or more yeah a day. Yes, siguro if a glass of 250 ml, more than 8 glasses a day. Wow. Ang dami nun. Ay, di mayat-maya yan, yes, Dr. Arte. Jingle ka ng jingle niyan. Hindi naman po. If you have a normal urinary tract system, dapat every 4 hours. Yung po ang capacity ng ating pantog. Our bladder can be filled by about 500 ml of urine for every 4 hours. So dapat ganun ang pag-ihi ng isang normal na tao. Mm-hmm. Every 4 hours, ha? Uh-huh. Kahit anong daming nainom mong fluid. Well, as much as kasi yung ating ability to form urine ay
constant po iyon, no? Ang normal na tao ay may function na 20 ml of urine per minute ang nabubuo niya. Kasi ho, pag ako nai-stress, Dr. Art, lalo na dito sa programa, no? Mayat maya po eh. Mayat maya ang may I go out ko eh. Ah, kasi kahit na ika ngayon naka isang baso o dalawang basong tubig lang ako since I woke up in the early morning at 2 o'clock. Mm-hmm. Pagdating ko rito at nagpo-programa na ako from 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, abay sunod-sunod. Ah, ang may I go out ko, bakit? Stress. O kaya... Ka-Francis, kung mararapatin niyo po, ilan taon na po ba kayo? Secret. Secret. Okay. Okay. I am bracket, dual citizens. Dual citizens. Dual citizens. Opo. Okay. So, sa kalalakihan po, ang nagiging common cause ng frequency o palaging o miyat-miyang pag-ihi ay yung tinatawag nating BPH, no? Or benign prostatic hyperplasia. Ito po ay paglaki ng prostate. Lahat po ng lalaki ay may organ na tinatawag na prostate. Katulad lang ng babae na may uterus, ang lalaki ay may prostate. Ito talaga ay may function sa katawan natin. Uh-huh. Yung ating similia, 50% ng fluid ng ating semen ay galing sa prostate. So talagang meron siyang silbi. Okay. Yun nga lang, katulad ng ibang parte ng katawan, kapag tayo tumatanda, ito ay nagbabago, no? Kapag tumanda tayo, kumukulubot ang balat, pumuputi ang buhok. Ang prostate na pag-aralan na namin, pag nag-edad ang lalaki ng 40 years old, ito ay nagsisimulang lumaki. As so, early as 40? Eh? Opo. Kung dual citizen na po kayo, uh-huh, 20 years na po siyang lumalaki. Okay. At yung paglaki namang yun, is it alarming? Mm-hmm. Depende po sa inyong hirap ng pag-ihi. Meron po kami tinatawag na International Prostate Symptom Scoring. Okay. Kung saan tatanungin ko kung ano ang pakiramdam nyo pagkatapos yung umihi, kung bitin ba at maraming natitira, kung kayo ba'y nagbiyabiyahe, miyat-miya bang tumitigil upang umihi. Ah, hindi naman. Okay. Kung ang pag-ihi ba ay mahina na ang daloy o malakas pa rin, kung kailangan bang umire o kailangan bang pilitin itong ilabas, sa loob ng dalawang oras, ilang beses umiihi, yung daloy ba paputol-putol o tuloy-tuloy, at sa gabi, ilang beses gumigising upang umiihi. Ngayon, base sa score ng mga sagot nyo dito, masasabi ko kung mild, moderate o severe yung inyong hirap sa pag-iihi. Ang isa lang katiyakan dito, ha? Hindi pa po nababasaan pa ako. Iba hindi, kasi ibig sabihin, okay, sinabi nito kanina, kinakailangan ano pa rin eh, yung malakas pa rin ang tulak, kumbaga, at saka hindi ka naghihirapan, hindi ka umiiri. At talagang maganda ang daloy, at pagkatapos may konting ano pa yun. Kilig. Well, ibig sabihin nun ka, Francis, meron pa kayong asintado pa, no? Right on target pa. Sobrang ako. So, kung meron pero may nararamdaman na, ang ibig sabihin niyan nasa moderate, no? Mild to moderate na yung mga sintomas. Pagka ganyan, ang recommended ay magsimula na sa mga gamot. Okay. Yeah. Dok, paano naman yung mga nagpipigil ng ihi? Maraming gumagawa nito eh. Para lang ma-warningan tong mga tao nito na nagpipigil. Well, as much as possible, dapat hindi nagpipigil, no? Mm-hmm. But we have to consider the fact that sometimes it is socially not acceptable. Mm-hmm. For example, yung mga pari, no? Mm-hmm. When they do their mass, talagang magpipigil yan. Yes. And up until the hour is passed, na tapos na yung misa, no? And for example, in some cases, like yung occupation nila would prevent them from doing that. Mm-hmm. Like mga piloto na wala naman siyang karelyebo, mm-hmm, no? Pagka ganun, talagang magpipigil. But in most cases, kapag naramdaman ng naiihi, I would advise you to go. Yeah. Okay, may tanong po tayo dito. Dr. Art, pag mabula daw po ang ihi, ano po ang mga indikasyones nito? Well, yung pagbabubbles lang ng ihi, it could be sometimes doon sa mga components ng urine, ano? But most of the time, wala naman masyadong bearing yung bubbles. Like sa urinalysis natin, hindi naman nakalagay doon na bubbly or not, no? Okay, okay. Ang mga parameters na ini-evaluate natin dyan, yung pH or acidity. Mm-hmm. Ngayon, kapag medyo acidic ang ihi, ibig sabihin a pH of less than 7.0, ito ay mas prone na magkaroon ng stone formation. Ayun. Yes. Pangalawa, yung specific gravity or concentration ng ihi. Of course, pag mas concentrated, mas prone to develop some infections, no? And then, of course, makikita rin natin sa ihi, sa urinalysis under microscope, kung ito ay may protina o wala, which is a hallmark kapag may protina na nanghihina na ang kidney. Protein is a very important part of yung ating physiology, no? Uh-huh. Yung wear and tear ng muscle natin, nare-rebuild dahil sa kinakain nating karne o protina.
Ngayon, once na ang protina ay nasayang at tinatapon na sa ihi, ang pagsala ng kidney natin ay may diferensya na. Pero ang kulay po, it doesn't matter much. Well, yung color would reflect the fact, yung hydration status. Kasi okay. Pagka mas matapang, yeah, mas madilaw, mas dehydrated ang pasyente. Okay. Ayun, pag maputi-puti, ibig sabihin eh. Well hydrated. Okay, well hydrated. Yes. Okay. Pag inom nyo ng tubig. Ayun, oo. Dok, may tanong pa dito mula sa ating mga tagapakinig. Yung po ba daw malamig na panahon nakaka-apekto sa madalas na pag-ihi mula po kay May ng Batangas? Yes, oo. Pag malamig ang panahon, mas na-stimulate mag-contract yung bladder. So, mas mapapaihi kayo ng madalas. Okay. Sa mga kababaihan naman po, may ano daw po bang madalas na sanhi ng urinary tract infection? Well, sa kababaihan, it could be hygiene, no? Ang female urethra compared to the male is shorter, no? Maiksi lamang yung tubo na lagusan ng ihi. Kaya yung bacteria, kapag hindi malinis yung area, yung perineum, eh madaling umakyat at maging sanhi ng infeksyon. Ayun, ako. Pero wala na po bang, hindi naman lumalalayan at nakaka-apekto sa ibang sakit, halimbawa? It will not develop into any mass, ano? Kapag meron tayong UTI or urinary tract infection sa isang taong may advanced age, like 80-year-old, or may mga comorbidities o mga sakit na malala, ito ay maaring magdulot ng stress sa kanyang total body system. No? Yung malalang impeksyon, maaring ma-develop yung tinatawag naming sepsis, lalo na pag diabetic, extremes of age, and immunocompromised. Nako. Ako. Ikaw, Sabina. Nakakatakot. Nakakaano, ha? Kaala. Pero kinakailangan lang talaga siguro yung right kind of food. Ano po? Mm-hmm. Napakahalaga yan. At saka yung water sa katawan. Oh, yes, hydration. Pero hindi soft drinks. Hindi po. Well, Ka Francis, ang ma-advise ko sa mga kababayan natin, no? Uminom ng more than 2 liters of water a day. Iwasan na magsumobra sa karne. What is advice is actually about mga 3 phosphorus size of meat. So, yun yung per day na dapat na intake mo lang, lalo na kung hindi ka masyado muscle exertion. Mm-hmm. Wala ka masyadong wear and tear. Iwasan yung mga tsokolate, lahat ng klase ng mga nuts, for fruits, strawberries, and for mga gula, yung broccoli. And of course, mga caffeinated, no? Strongly caffeinated tea, coffee, and soft drinks. So, mukhang maraming may paborito na tinamaan ng ating advice. Lahat yung sinabi nyo, yung pa naman ang masarap eh. Biglan yung ipinagbawal, maraming nalungkot, Doc. Buti na fasting ngayon. Buti na lang fasting tayo ngayon. Okay, Doc, meron kayong ika ngay pahabilin sa ating mga listeners. Ano po? Kasi po, merong mga tao talagang hindi makaiwas na uminom ng kape. Ako hindi makatulog kapag hindi ako nagkakape. Even alcohol drinks eh. Baligtad ho eh. Ganon. So may paalala ba kayo bago tayo tuluyang maghiwalay sa himpapawid? Opo. Ma-advise ko lang, kung hindi talaga maiwasan, a cup of coffee or a caffeinated drink a day would be good, no? Okay. Actually, 1 cup of coffee is relaxing. Mm-hmm. 2 cups or more would make you stimulated, no? Yun yung para magpupuyat at mag-aaral, more than a cup would be required to do that. But 1 cup a day would be healthy. Okay. Nako, marami ka agad tayo. Sana, Doc, kung hindi ka masyadong busy, pasyal-pasyalan mo kami. Marami muli pa kaming dapat malaman, Doc. Pwede po ba yon? Opo. Walang problema po dyan, Ka Francis. Okay. Mm-hmm. Thank you. Alright. Maraming salamat po kay Dr. Arturo Castro Jr. mula po sa NKTR or National Kidney Transplant Institute. Thank you po. Okay. Balikan na natin si Mr. Casanova Audrey Goriseta para sa ikalawang bulusok ng ating mga balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakdang dumalo si Pangulong Aquino sa CNUS Summit sa Lunes, Pebrero 15. Sa pagdaraos ng naturang pagpupulong, inaasahan ang mga magagandang benepisyo kabilang na ang dagdag na oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Balita mo kami, Rocky Ignacio. Tiniyak ng pamahalaan ang magandang benepisyo sa mga Pilipino na iyahatid sa gaganaping ASEAN-US Summit. Dadalo si Pangulo Aquino sa pulong kasama ang iba pang ASEAN leaders sa Sunnyland, California ngayong February 15. Ito ang unang pagkakataon na idaraos ang ASEAN-US Summit na inisyatiba ni US President Barack Obama.
Ang isa sa pinaka-importante na tinitignan natin sa Amerika ay yung tinatawag na innovation o yung entrepreneurship. At alam natin na dito sa bansa natin ay 99% ng mga kababayan natin ay nandun sa engaged doon sa medium, small enterprises, micro enterprises. So, at ito ang nag-create ng mga trabaho para sa kanila. So, ang gusto nating makita na matutulungan tayo ng Amerika kung paano natin mapapabilis ito, hindi lamang sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas, kundi doon na rin sa buong ASEAN. Nakasentro ang usapin sa political security, economic integration at socio-cultural. Ang Pilipinas isusulong ang regional peace security kasama ang paghikayat sa North Korea na iwasan na anumang armas nuklear. We have condemned the North Korean actions and strongly urge North Korea to abandon its nuclear and ballistic missile technology programs in a complete, verifiable and irreversible manner. We have reiterated our readiness to work with international partners to ensure peace and stability in the region and the rest of the world. And of course, we fully support all efforts to bring about the peaceful denuclearization of the Korean Peninsula and the resumption of the six-party talks. This has been the core advocacy as well of the Philippines. Informal ang setting ng pulong at bukas sa lahat ng palitan ng pananaw, kaya malaki ang posibilidad na matalakay ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isa niya ito sa mga pinaka-importanting isyu na hindi malayo mabuksan at mapag-usapan ng mga pinuno ng 10 bansa, kasama ng usapin patungkol sa transnational challenges at extremism. But I think it is known to everybody that we must recognize these challenges that we now face in the South China Sea. And looking at ASEAN centrality, for instance, it is important that whatever program or approach that we might be looking at would have to be supported by the ASEAN. Samantala, magiging bahagi ng pagbisita ng Pangulo sa Amerika ang pulong sa mga malalaking negosyante doon para ibida ang malakas na ekonomiya ng Pilipinas. Magiging pagkakataon na rin ito ng Pangulo para kumustahin ang Filipino community doon kasabay ng pagtanggap ng parangal bilang pagkilala sa integridad at tagumpay ng kampanya ng tuwid na daan. At a special ASEAN-US summit in Sunnylands, he will be traveling to Los Angeles to maximize his presence in the area. In Los Angeles, he will be speaking before the Los Angeles World Affairs Council, a very prestigious organization based in LA, to bring the good news of what's been happening in the Philippines. He will also receive honoris causa in humane letters from the Loyola Marymount University for the work he has done in the Philippines as president, for his integrity and for embodying the spirit of the Jesuit education. And as in all his trips, he will also be meeting with at least three major LA-based companies. And he will be meeting also with the Filipino community shortly before he leaves for Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rock Ignacio. Ngayong Pebrero, talaga namang love is in the air dahil sa pagdiriwang ng araw ng mga puso. Bukod sa Pilipinas, may iba-iba ring paniniwala at kaugalian ang iba pang mga bansa sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Tuklasin ang kwento sa likod ng selebrasyong ito sa palitang hatid ni Jeng Margarejo. Kung may isang lengguwahe na unawaan ng lahat ng lahi sa buong mundo, ito ang lengguwahe ng ating mga puso, ang pag-ibig. Kaya naman tuwing sasapit ang Pebrero, ang init at sayang hatid nito, unang-una sa puso ng marami sa atin. Ngunit lingit sa kaalaman ng marami, masasabing hindi happy ending ang kasaysayan sa likod ng araw na ito. Pebrero 14 ng taong 278 AD, ipinag-utos ng nooy emperador ng Roma na si Claudius II ang pagpugot sa paring si Valentine dahil sa lihim na pagkakakasal nito sa mga sundalong Romano. Ito'y dahil ipinagbawal sa panahon ng sinaunang Roma ang pagpapakasal ng mga lalaki dahil malaki ang pangangailangan para sa mga binata bilang sundalo ng impyerno. Taong 496 AD, idineklara ng simbahang katoliko ang Pebrero 14 bilang kapistahan ni Saint Valentine. Sa okasyong ito, patok ang iba't ibang regalo, partikular na ang mga bulaklak, card at tsokolate.
At para sa mga negosyante, hindi lang mga puso nila ang masaya, kundi lalo na ang kanilang bulsa dahil sa sandamakmak na regalo na kanilang pinagkakitaan. Kung paano nakakaiba ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng bawat tao, nakakaiba rin ang paraan ng pagdiriwang ng araw ng mga puso sa iba't ibang lahi. Sa Japan at South Korea, mga babae ang taya sa pagbibigay ng tsokolate at iba pang regalo sa kanilang mga kasintahan o kaibigan sa araw ng mga puso. Matapos ang isang buwan, mga lalaki naman ang magbibigay nito sa kanilang sinisinta pagsapit ng White Day. Sa Inglaterra, patok naman ang mga cupcake na may anyong puso ng tao, ang HorrorCon Valentine's Day Treat. Mabibili ito sa isang tourist spot sa naturang bansa, ang London Dungeon. Sa isa pang bahagi ng Inglaterra sa Wales, patok na panregalo ang Love Spoons. Gawa sa iba't ibang klase ng materyales na nililok ang mga ito na ginagamit bilang dekorasyon, bagamat iba-iba ang disenyo nito na depende sa kahulugan, nananatili ang puso bilang pangunahing hugis nito na sumisimbolo ng pag-ibig. Sa South Africa, inilalagay naman ng mga babae sa manggas ng kanilang damit ang pangalan ng kanilang mga crush. Hango ang tradisyong ito sa Lupercalia, isang okasyon na ipinagdiriwang ng mga sinaunang Romano. Samantala, ipinagbabawal naman ang pagdiriwang nito sa maraming bansang Muslim. Anila, isa itong tradisyon na humihikayat ng mahalay na ugnayan ng lalaki at babae na labag sa rehiyong Islam. Je t'aime, each libidish, ti amo, uaini, sarangheo, I love you, mahal kita. Higit sa mga salita, ang pag-ibig na nararamdaman, mas matamis kung makikita ito sa ating mga gawa. Kaya naman, para sa mga nahanap na ang kanilang forever, pahalagahan ang pag-ibig na natagpuan. At para naman sa mga umaasa at naghihintay, may tamang panahon kaya't huwag nang malumbay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jeng Margareo. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo, Kang Francis at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriceta. Okay, at binabati ko lang, espesyal yung ating mga listeners, si Mr. Philip Gadon ng Romblon, Sampaloc, Manila, at ang butihin niyang may bahay na si Kagawad Violi Gadon. Happy listening, happy viewing sa inyo. Ito'y araw-araw nakatutok sa atin. Thank you very much. Thank you po. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. Uy, merong habol na tanong. Yung UTI daw ba nakakahawa? Sayang, hindi umabot. Nakaalis na si Don. Marlon ng Makati. Anyway, puntahan natin muli ang dangwa para sa ilang sitwasyon. Mula pa rin. Sa dangwa, sa lungsod po ng Maynila, makakasama natin si Sweden Velado para naman po sa traffic update doon. Sweden, maganda umabot muli. Yes, magandang umaga muli sa inyo, Zarina at Ka Francis. Dito sa bahagi ito ng Launglaan, kung nasan din ang Dangwa Market, mapapansin natin na bahagyang bumibigat na yung daloy ng trapiko dahil on a regular day, dinadaanan talaga ito ng mga tricycle, pati ng mga jeepney from Dapitan palabas ng Welcome Rotonda. Pero ngayon, mapapansin natin na dadagdagan ito ng mga private car dahil nasa mga kababayan natin. Pala na rin bumibili ng mga bulaklak para sa kanilang mga special someone. Tulad na lang nito makakapanayam kong third year college student na maaga pa lang or one day before the Valentine's Day ay bumili na ng kanyang bouquet para sa kanyang girlfriend. Anton, bakit ito yung mga bulaklak na napili mong bilhin for your girlfriend? Kasi paborito niya yung stars. So ang pinili ko is Stargazer. So ayun po. Magkano mo nabili itong bouquet na to? From 600 natawaran ko pa siya to 550. Okay, so pwede pa palang tumawa dito sa Dangwa Market, ano? So, panghuling katanungan, Anton, I want you to fill in the blank. Kinikilig ako kapag? When I see your smile. When I see her smile. O, di ba? Napakaswerte ng girlfriend ni Anton. So, yan muna ang latest mula dito sa Dangwa Market. Ako po si Sweden Velado para sa Telebisyon ng Bayan at Radyo Bisyon. Maraming salamat, Sweden Velado. Okay, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan ago sa lalawigan ng La Union with Charity Prianeza. Charity, na imbagabigat kakapsat, konektado ka. Yes, na imbagabigat, nakatakdang ipagdiriwang ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ang ika-65 taong anibersaryo nito ngayong araw. Nakasentro ang selebrasyon sa temang DSWD at 65 mga kwentong tagumpay tungo sa masaganang pagbabago.
Sa panayam, sinabi ni DSWD Region 1 Information Officer Irene Cubangbang na kikilalanin ng DSWD 1 ang ilang individual, organisasyon at mga benepisyaryo na naging katuwang ng DSWD o nakapagbigay ng malaking kontribusyon sa tagumpay at pagsisikap sa pagpapatupad ng iba't ibang programa at serbisyo ng kagawaran sa maraming taon dito sa RIN 1. Inaasahan din anya na may gagawad ang Certificate of Accreditation sa mga service providers o social welfare development agencies, gayon din ang mga local government units, non-government organizations at people's organizations sa rehiyon na nakasunod sa lituntunin o regulasyon ng DSWD sa pagpapatakbo ng kani-kanilang mga programa at serbisyo. May pre-presenta din ngayong araw ang mga bagong journals o magazines ng DSWD1 tulad ng compendium at unang volume ng birth o mga kwento patungkol sa supplemental feeding sa mga daycare children at pangalawang volume ng kagay kung saan dito matutunghayan ang mga kwento ng mga social pensioners sa RIN 1. Ayon kay Cubangbang, ngayong araw ay punong-puno ng kwento ng tagumpay hindi lamang ng DSWD1 kundi maging ang maraming beneficiary nito na humarap sa maraming hamon ng buhay. Para sa Radyo Vision, Charity Prianeza, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Prianeza. Puntahan naman po natin ang Tacloban Radyo ng Bayan kasama si Dindo Alaras. Maupay nga aga, Dindo, konektado ka. Yes, maupay nga aga. 11,000 mahigit na mga guro dito sa Silangang Kapitayaan ay sa tailalim sa pagkasanay sa susunod na buwan. Ito ay bilang paghahanda sa pangangasiwa sa halos 6,000 clustered precincts sa darating na halalan. Pagkatapos na nasabing pagsasanay, ikalawa sa kanila ay i-deploy sa bawat clustered voting center dito sa Region 8. Ayon sa COMELEC, ang BOSP ang magbibigay ng kanilang Certificate of Competency sa kanilang kakayanan sa pangangasiwa at pagsisilbi bilang Board of Election Inspectors. Ayon sa COMELEC, ang hindi papasa sa DOST ay hindi makakapagsilbi bilang DET. Ang nasabing pagsasanay ay itaraos sa iba't ibang syudad at mga provincial capital ng Silangang Kabisayaan sa maagang bahagi ng susunod na buwan. Sa nasabing pagsasanay, para maging epektibo at madaling matuto, 30 guro lamang ang sasailalim sa bawat klase o bawat classroom. Naragdagan dito, ang COMELEC ay nagpaplano na magsagawa ng mga roadshow sa lahat ng mga probinsya at siyudad ng rehiyon nang sa ganun ay mapag-alaman ng taong bayan ang mga safety and security features ng nasabing makina na gagamitin sa darating na eleksyon. Kasama ko dito sa DYCT Radyo ng Bayan Tacloban, Raul Ramadat Sertembricos. Nag-uulat para sa Radyo Vision, Dindo Alaras, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dindo Alaras. Ano, nagugutom ka na ba? Oo, naman
Oh, pinaganda ka ng special na... Wow, talaga? Pagay. Oh, alam ko nagugutom ka na eh. Alam ko gutom na gutom ka. Ay, eto na, eto na. Kain ka na. Bigyan ko rice agad ako. Oh, two rice. Isa pa raw rice, oh, para sa kanya. Thank you, honey. Oh, honey, ano ka masaya? Oh, sige, okay lang naman. Ayun, medyo stress sa work. Ano, ikaw, kamusta ka? Okay lang, honey. Yun, no? Sarap? Oh, honey, sarap. Sarap ba? Anong nangyari? Ah, tubig daw, tubig. Tubig daw, tubig. Abang ang talaman. Anong nangyari? Wala. Para ano? Ano? May matigas. Ay, kasi mag... Propose sana talaga sana ako eh. Oh my God! Mabigat. Ito ko lang mo. Oh my. Kaso sana yung sing-sing kasi nasa pagkain na kaya mo. Ano? Nakain mo ata yung sing-sing. Oh. Yung matigas na bagay yung sing-sing niya? Oo, ata. Last mo kumain yung sing-sing. Ay, alam ko na. Huwag ka magkano na. Kasi ilalabas ko naman yun mamaya. Ulitin ko na lang ulit. Sige. Oh, sige, kain ka na. Tapos gusto ko yung bridesmaid mo ko. Tatlo. Sige, kain ka na. Tapos yung bridesmaid. Talaga naman. Nakakaiba ang Valentine's Day nitong dalawang ito. At sa pamamagitan po niyan, mga kaibigan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Kung namiss na po ang aming edisyon ngayong araw, mag-log on lamang po sa PTV page sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lasuegro. At ang inyong kagapay, Francis Cansino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga sa ngalan ng Radyo Vision family. Have a fruitful and blessed weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.